Welcome, Genesis, sa ating episode 3. Naka-episode 3, yes. Lumalaban. May viewers pa rin. Meron pa din. Nakikita ko meron pa din. And dahil din naka pa-long sleeve yan si Genesis, pag-uusapan natin ngayon. Ako yung target. Yes. Last time kasi ako yung namili, di ba? Oh, yes. Ang Adulting 101. Ganon. Mama, mag-ganon-ganon ka din. Ang hina mo na makasama. Mag-1 ka, ako mag-o. Oh. Kamay sa baba, unang tanong. Paano mo masasabi na nasa stage ka na ng adulting or nag-enter ka na sa stage na yon? Feeling ko wala siya sa age. Nasa responsibilities mo yon. For example, pwede ka namang nag-enter na ng adulthood or nag-adulting 101 ka na kapag na-embrace mo na yung mga responsibilities na meron ka for yourself, for your family, for the people around you. And then, syempre, pagdating naman sa ganun, laging merong mga times na you will stumble and fall, charot. But then, yung adulting doon is, you know, when to stand up again and just continue moving forward. Taray, tinignan sa Google. sabi ni Maring Miriam. True. Ikaw, Mars, Jong. Sa akin, siguro sa akin, second emotion na lang ako kay Jen. Kasi for me, totohan tama yan. Na kapag, when it comes to adulting, yung responsibility, yung kaakibat nun eh. So, every time... Either man. Hindi, di ba? Kasi malalaman mo na, nasa stage na ako ng adulting kasi dumadami ng dumadami yung responsibilities mo. At anong dapat, responsibilities dapat, yun, Joms, na nagsabi sa'yo na, adulting to? Ganar? Sa akin, oo. Kasi kung titignan mo yung responsibilities, dumadami yung responsibilities mo nung teenager ka, nung nagka-college tayo, tapos ngayong nagtatrabaho na, nag-iiba eh. Tumadami, tumitindi. Pero, dun mo makikita na habang dumadami yung responsibilities mo, habang bumibigat yung responsibilities mo, ikaw, bilang isang tao din, parang nagiging... Huwag kang desisyon. Sa akin to. So, yung pinagdadaanan mo sa life, yun yung nagpapatibay sa'yo at yung nagpapakaya sa'yo na ma-carry mo yung responsibilities mo. So, para sa akin ganun. I agree. It has something to do with the responsibilities. Diba? Na nagagampanan mo. Sabi nga ni Jo Marie, yung pagiging responsibilities na yon nakakaya mo na. Correct. Yes. So, meron din... Yes. Go, ikaw na muna. Yeah, it has something to do then with the age then. Dahil dun sa age na... Dun sa sinabi kasi ni Jen kanina na nothing to do with age. For me, meron din sa age eh. Kasi napansin ko nung ganitong age ako nung 20s. Like 15 years ago. Na para go with the flow lang. Lang ako kung di ako masyadong nag-iisip kung ano yung consequence after ng gagawin ko. Pero ngayon pumasok na ako ng OMG, late 20s. So more nagiging mas careful ka na sa mga actions mo. Ganun. Tama naman. Ang pinanggagalingan ko lang dun sa wala. Super defend. Pinanggagalingan ko lang dun sa Kasi diba, we have to remember, yung iba sa atin kasi, let's say, nawalan agad ng ganitong support from the family. So they have
up on their own. So, wala talaga siyang pinipiling age. Although, meron sanang possible na time para at least ma-prepare ka for the adulthood stage. Kasi yung iba, di ba, parang nawawalan na sila ng teenager part, tapos bigla na lang sila agad na sila na yung magbubuhat ng family nila. That's why I answered it that way. Siguro, ang naisip ko, iba yung ibig sabihin ng adulting at iba yung ibig sabihin ng maturity. Exactly! So, yung maturity, para sa akin, hindi talaga factor ang age eh. Kasi, iba-iba talaga ang ano natin eh. Ang season na kung kailan tayo magmamature. At yung maturity kasi, di ba, naalala ko yung sa ano natin, subject, di ba, depende sa stage yung kailan kung kailan handa yung sarili mo na mag-mature. Pero yung adulting kasi wala tayong magagawa dun eh. Dahil habang tumatanda tayo, yung responsibilities, whether we like it or not, talagang mapupunta at mapupunta tayo dun sa part na yun. Professor, yun yung nakuha ko yung sabihin ko dun sa eksena na yun. Okay. Yung sa relation ng adulting tsaka ng maturity. Mm-hmm. Ako naman, ang tanong ko, ano yung pinakamahirap na napagdaanan ninyo like right now or from the very beginning na feel ninyo na sa adulthood stage na kayo na looking back parang akala mo hindi mo tapos ngayon parang ganon. Ako, decision making. Kasi pag binabalikan ko ang drama Pag binabalikan ko yung mga nakaraan, ganun. Mas tama na yung mga desisyon ko ngayon. Pero wala naman akong regret sa mga naging desisyon before kasi nga, charged to experience. So may lesson learned. Ikaw, Joms. Sa akin, siguro yung part na kailangan may something new sa life ko. Kasi, hindi, dumating ako sa point na parang ang dami nang dumaan after nung college, pero parang wala namang nangyayaring iba. So, minsan may pressure din yung adulting na parang bakit walang iba nangyayari sa life mo. So, asa na yung dreams mo, asa na yung mga goals mo na dati binu-view mo yun nung bata-bata ka pa. So, yun, yung parang yung pressure sa sarili ko lang naman ha, na dapat gawin mo na to kasi dream mo to, diba? So, ganun. So, makikita mo na iba yung buhay mo ngayon sa mga nakaraang taon, parang ganun. So, nagawa mo? Yung iba nagagawa ko naman at ginagawa ko pa rin naman, pero papunta pa rin dun sa kasi hindi naman tayo nauubusan ng dreams eh. Hindi naman porket nandito naka-achieve mo na isang dreams. Dreams mo pala to. Huwag kang decision. Sana ako. Huwag kang pa-arte sa akin. How about ano, in terms of finances, paano yung adulting dun? Actually, yan yung isa sa mga mahirap na parte, di ba? Like, let's just take our part here sa US as an example. Na nung, like, for example, for me, nung nagpunta ako dito, no one actually ever told me about credit score, credit history, about managing your money or your salary, the use of your credit card. Wala nagsabi sa akin ng lahat ng yun. Tapos ako, sabi ko, ay kapag may credit card ka pala dito, akala ko, ganun lang ng ganun, swipe lang ng swipe. So, alam niyo, sobrang yaman ng feeling ko sa sarili ko. Tapos, and then I just remembered na hindi pala siya ganun. So, sobrang hirap na kailangan meron kang 10% for this part ng salary mo. Dito mapupunta yung iba. So, it takes a lot of time for me to understand that one. Kasi, like, before ako magpunta dito, di ba, alam niyo naman, ang dami nating racket sa Pilipinas. Kaya, mama, laban na laban tayo noon. Dito, akala ko ganun pa din. Ang hirap pala dito. So, doon ako medyo na-feel ko yung weight of knowing how to properly allocate your money. Yung ganun. Tapos, kasama pa dyan. Budget yan. Department of budget. Getting your money, getting out of debt, savings, and investing for your future.
Power. Yes. Ikaw, John Mark, kung merong pie chart, ano yung may pinakamalaking percentage in terms of, sabi nga ni Jen, allocating your finances? Alam mo yan, friend. Lagi ako nagkakwento sa'yo. Share mo yan. Ako kasi talaga, guilty ako sa part na hindi talaga ako marunong sa managing ng pera, ng finances ko. Hey. Hindi talaga. Hanggang ngayon, hindi talaga. Tapos, sabi ko, hanggang ngayon, hindi. Shout out, hi sir! Pabebe na naman po si Jomar. Sabi ko, sige, take ko nga itong opportunity na to kasi, syempre, kahit pa paano, mas malaki yung kita kumpara sa dati. Ay, hindi pa rin, di ba, yun yung sa akin, parang, yung responsibility mo as a supporter ng family, minsan nga lumalaki pa or same lang yung degree. Pero kung hindi ka marunong mag-mature when it comes to managing your finances, hindi rin talaga, I mean, sa akin to ha, yun yung problem ko sa sarili ko. So, to answer your question, karamihan talaga ng sa finances ko, half-half siguro, sa family ko, siya kaya sa personal ko din talaga. Magastos talaga ako. Ako na, ma-share ko lang ha, dati sobrang laki ng percentage na pupunta for leisure, entertainment, tsaka shopping sa akin. Tapos napababa ko na siya. Kasi medyo natutunan ko na yung pagsisave. Kasi ang hirap yung wala kang madukutan bigla dito, di ba? Alam niyo yan. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, ang ibabayad ko kay Ron gulay. Ay, wag. How about emotions? Emotions? In managing emotions, oo. Ako, feeling ko naman, na proud ako sa sarili ko when it comes sa emotions. Kung baga, pag-control. Hindi, siguro dahil dala na din ng profession natin na ang tagal na nating nakikipagbakbakan sa iba't ibang klase ng bata, iba't ibang, you know, individualities ng mga estudyante natin. So kahit pa paano, natutunan ko na rin kung paano i-control yung sarili ko na kapag galit ako, hindi pwedeng magbubuga ka lang ng apoy lagi. Drago! So, na-dito ba yun? Parang, ang feeling ko naman, classic part ilan si Joma. Feeling ko naman, yung anger. Oo, yung parang kailangan ba, pag galit ka, talagang i-express mo na yung galit mo na kahit alam mo makasakit ka ng tao, physically or mental or verbally. Pero ako kasi feeling ko na nakokontrol ko siya eh. At kaya ko nang i-manage yung sarili ko. So share mo, paano mo nakokontrol yung anger na yan? O yung any, yung strong emotions? Marik, yung recent nilang dalawa ni Arvin, nakontrol niya yung anger niya dun ha, in fact. Sa bagay, makasama mo si Arvin sa isang gala, kailangan mo i-control. Yes, talagang yung compose na compose ka. So paano, Joms? Hindi, babalik tayo dun sa understanding. Di ba nga, alam nyo yan, understanding ang ano nyo, ang kaibigan nyo. So, dumating na ako sa point na parang, sige, yung mga tao kasi iba-iba talaga. Kahit naman ako, may pagkakamali ako. Yun lang yung idea na lagi kong iniisip na, ito yung shortcoming niya, at may shortcoming din naman ako. So, iintindihin mo lang yun. So, sa akin, ganun. Bidang-bida si Jom ngayon, no? Ang galing na. Ako galing. Palakpakan. How about you, Mars Jen? Ako naman, tama din naman yun na as you grow up, you tend to know yung the battles that you wanted to be in. Ayaw patalo. Siyempre, hindi naman yung magka-long sleeves eh. Yung video ah, shout out sa ating charot. So, yun nga, parang you know how to choose your battles na. Unlike before, na parang, like ako talaga napansin ko yung sa sarili ko, like sa professional life natin, kapag may marinig ka lang na negative comment about you from your administrator or from your coworkers, laban talaga agad tayo, di ba talagang ikukuda natin, di tayo papatala. Pero now, we know how to save our own energy, yung peace of, we always choose our peace of mind kesa manira tayo ng buhay ng ibang tao. Kasi kaya naman natin sirain yung buhay nila. Alam niyo yan? Ano yan? May mga brilliant. Alam namin sa'yo. Alam namin sa'yo. Alam namin kaya mo, Jen. Narinig namin yung voice message. Alam.
pero ngayon, we know na ito yung battle na gusto ko, ito naman yung ayoko, or most of the time, ayaw na lang natin. Eh, parang mas maganda kasi na mamuhay tayo ng simple, ng maayos, ng walang masyadong kaaway, kahit meron tayong isa na nasa Alaska. May mention mo rin ba yung pangalan? Huwag na. Pero yun, ang gusto ko lang sabihin doon, we know how to save our energy sa mga bagay na mas important kesa yung maglabas tayo ng anger. Kasi mas gusto natin yung positive vibes, di ba? Ako lang ba yung, di ba, parang lalo na sa lifestyle natin dito, mas gusto natin yung happy vibes kesa negative. Sa mga feeling ng natin ngayon, generation, feeling nyo ba, para sa kanila ha, kung living alone, or, kasi meron mga iba, 70 na ako, 80 na ako, I'm gonna live alone, it's a sign of adulting. Kung, paano ba? Kasi nga, di ba, factor din naman yung age. Plus, mm-hmm. ang isa pang naisip ko na factor is yung opportunity nila, kung kaya ba talaga nilang, alam mo yun, depende ka sa sa culture for me na may mga culture na ganun talaga yung yung kultura nila na kapag dumating na sila sa gantong age yung mindset ba nila kailangan nagsasarili na ako nagiging independent na ako. Pero may culture katulad sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Hindi naman lahat merong mindset na kapag 18 or 19 mm-hmm. years old na ako kailangan mag-isa na ako. True. So, para sa akin, pero feeling ko yung generation kasi ngayon, palaban. Yung parang kailangan kuha, ganun, na parang kaya ko to, na whatever it takes, gagawin ko to kasi feeling ko kaya ko naman. Feeling ko yung nalalaman ko ngayon, kaya ko na yung buhay ko sa sarili ko. Actually, sobrang tapang nung generations ngayon, unlike sa generations natin, kasi sobrang goal-getter sila, na parang as much as possible at this certain time. Like ako, meron akong student, ninth grader siya, pero gusto niya nang mag-put up ng isang clothing brand para sa kanya. So, makita mo yung maturity nila compared sa kung sino tayo. Kasi tayo noon, nung nasa 19 years old tayo, parang last year lang naman yun di ba? Nung medyo bata-bata pa tayo, ang iniisip lang natin, mag-Starbucks or makapagala. Parang hindi pa rin naman ako doon. mag-happy labas pala, ganyan. Pero ngayon, yung mga generations ngayon, they are looking for something na makakapagbigay sa kanila ng good finances. Tapos, meron na dyang iba, like at the age of 21, mga millionaires na sila and all of that. And I think it comes because of the type of lifestyle na meron na tayo with the internet and all of that. Mm-hmm. Ako for me dyan sa pagiging living alone kasi as long as kaya mong supportahan yung sarili mo. Kasi hindi naman ibig sabihin na nag-living alone ka, umalis ka lang ng house, pero yung support, hingi ka pa rin ng hingi financially. Di ba? Mm-hmm. Nag-separate ka lang ng house. Pero kung living alone talaga, independently, as in, stand. Ano yung sunod ng stand? Sit. Tara. As in sa sarili mo, di ba? Yun. Mm-hmm. How about love life? Is it, parallel din sa adulting? Kailangan ba? Pag ganito, adulting na ba yan? Ang love life? Kung din natin sa age, pwede siyang pumasok dun sa mga age bracket. Di ba like, meron tayong tatlong love for our lifetime, yung puppy love. So, nag-umpisa yun nung high school ka, M.E.M.E. Tapos, papasok ka nung mga early 20s mo to late 30 or to early 30s mo. Andyan yung love na magtuturo sa'yo ng iba't ibang lessons in life. So, doon ka na pumapasok din ng adulthood stage mo kasi unti-unti ka na rin naging on your own. Tapos, doon mo na mahahanap yung love of your lifetime. So, after all those things. So, feeling ko medyo parallel pero it doesn't always have to be equated with the age or something. Kasi may iba nga dyan, nag-meet sila at this certain age, pero
both of them are already matured enough to handle their emotions. They have good finances and all. So, depende din siya in a way. However, merong ganong levelan. Parang ganon. Doon ko siya natin. Katry ko rin mag-long sleeve na ganyan. Kasi iba yung, ano eh, yung brain cells. Iba yung ganyan ng power, no? May power. Ilaw na ilaw ang brain cells. No jokes. Sa akin naman, siguro ito na rin yung ano, yung platform para ma-express ko yung idea about having a love life saka adulting, na parang sana malaman din ng mga tao na hindi porke nag-a-adult ka na kailangan meron kang love life. Kasi nagigets niyo yan sa kunyari sa circle of friends natin. Oo naman, huwag mo naman kaming gawin, nagigets namin. Galit na galit eh. And then, kunyari sa circle of friends, 'di ba minsan unintentional, minsan intentional or unintentionally tatanungin kanila, but wala ka pa ring love life or sa pamilya, eh mm-hmm. anong edad mo na? 35 ka na, ikaw Ron, 38 ka na, ganyan. Tapos parang wala ka pa ring love life. So, para sa akin, sana maintindihan nila na yung na hindi ibig sabihin tumatanda, kailangan mo na magkaroon ng partner. I mean, masaya na meron kang magkakaroon ng partner, maganda, pero depende na yun sa tao. Huwag kayong pala decision sa tao. Kasi hindi naman lahat ng tao kailangan nila ng partner. Diba? Totoo yan. Like for me, sometimes, diba, parang pag sobrang hirap ng nangyari sa'yo sa job mo, tasuog ka ng alone. Parang ang sarap umuwi, tapos may naghihintay sa'yo just to give you a hug and then just to ask you, how's your day? Wag na yor. Wag na yor. Pero diba, ang saya ng gano'n, minsan naghahanap, kahit nga hindi naman dapat romantic love, eh. Yung meron ka lang group of friends na you know na they got your back, pakibalik. Charot lang. Joke yon. Ayun. Ikaw, Ron. Ano, tanong ka lang ng tanong, walang sharing. Masagot ako. In terms of, may point si kay Bote. Eh. Yung kay Joms, ang nakita ko doon yung... Oo. Yung kay Joms, nakita ko doon yung kahandaan mo. Diba? Mm-hmm. Yung kahandaan mo sa pagpasok doon sa relationship. Which is napakita na ni Jen. So, natututo ako dun sa kahandaan nung paghahanda nung kay Joms. Yung kay Jen naman, kung andoan eh. Andoan na talaga siya dun sa relationship state eh. So, nagbibigay siya ng experience, di ba? Ng insights na ganito yan. So, has something to do with the... Handa ka na ba? Direct, ready na po. Direct. Wow. Ito ngayon, Joms. And Jen. Sige, Ron. Dahil nasa adulting stage ka na, tingin mo, sino na ngayon si Genesis Agcawili? And si Jomar Martinez? Ang hirap, ha? Ah. Parang pageant lang, ha? Tingin ka sa salamin, anong gusto mong sabihin sa iyong sari? Charo? Yes. nasa journey ka ng adulting. Parang Psychology 101. Ako, well, sige. This... Ako na. Ano yung gusto kong sabihin sa sarili ko at this stage? Eh, na-realize mo, napansin mo na there's change. Ang gusto kong sabihin, I want the mentality na diamonds are made up of a lot of pressure. Diba? Mm-hmm. Parang there will always be something na will come out of the way na feeling mo hindi mo kaya, but you will always make it. First, you just need to have that strong faith. And then strong faith kay God, faith sa family mo, and then faith sa self mo. Kasi kapag wala ka nung tatlong yon, sila yung ano mo, foundations mo eh. Kapag wala ka nung tatlong foundations na yon, parang minsan it's really hard to move mountains on your own. It's hard to move mountains with you and just your family and friends. So, it should be those three factors sa life mo. Family, friends, yourself, and then, syempre, your faith with God. Homily. Mic drop.
Ikaw, John. Sa akin, siguro masabi ko, I've come a long way. Naglalakad pa rin. May panlaban lang. Hindi, kasi, dati, well, hindi talaga ako masyadong malaki yung tiwala sa sarili ko eh. Feeling ko lagi akong mababa. Feeling ko hanggang ganito lang yung kaya kong laging gawin. Hindi ko kayang ma-achieve yung mga... Actually, hanggang ngayon pa rin naman. And then, tapos, eto simpleng ano lang, example lang sa sarili ko ah. That, hindi ko in-imagine na mag-work ako dito. Kasi hindi man naman mag-English, friends. Alam nyo naman yan nung college, diba? So kahit nung nag-start ako magturo, naalala ko parang minamak ako ng iba kong co-teachers na dahil nga sa pag-i-English ko. So alam mo yun, yung parang naisip ko ngayon na co-teacher mo yung minamak yun. Ano ba kami? Tapos, yun na. Tapos isa lang yun sa ano ko, sa naisip kong example sa life ko. Pero in totality, parang in general, na parang kaya pala natin laging nag-i-step up sa kung from the very beginning na sinimulan natin. Tapos ganun lang ang key lang na realize ko is kailangan mo lang lagi mag-move forward at mag-move on sa mga bagay-bagay na nangyayari sa bawat stage ng life mo. Kasi laging may challenges eh. Laging may problem. Pero hindi ka pwede mag-stick lang doon sa problem na yun, na challenges. Kailangan labanan mo and at the same time, you move forward din. Life coach pala. Yeah, speaking of laban, nilalabanan mo yung mga answer ni Jen, no? Nararamdaman ko yung tension. Personal nakuha ko doon, ako, I'm getting there. Tama ka na yung season, Vilma Santos, star for all season, enjoy mo lang yung season na yun kasi may learning doon eh. Diba? Mm-hmm. So, yun po ang ating adulting 101 na mga pagdadaanan pa natin. At yung mga viewers natin, meron viewers. Yes. So, ano man yung stage ng life nila, for sure, hopefully na-encourage sila sa mga sinabi natin. Yes, na hindi sila nag-iisa. Regine. Bago natin tatapusin, ano yung advice natin kay Arvin sa Adulting 101 niya? That's very timely. Dapat hindi siya natin kalimutan. Yes, for me, for Arvin. Isang word. Isang word lang? Oo. Una na ako. Sige. Arvin Kapit. Ako, Arvin Bitaw. Ako, Arvin Labat. Yes. Ako lang. Tago. Charot! Thank you, guys! Thank you! Bye! Salamat! Yes!